Pipipil po na mga sangkap na ilalagay natin sa ihawing bangos. Yan. Hiwa-hiwa na po kamatis. So yan ang pansit kanto. Nilulutuin natin mamaya. At yan ang mga spaghetti. Yan ang sauce. So yan, abangan natin mamaya kung... Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay araw na Huwebes, 21 ng September. Ngayon po ay birthday ng aking bunsong anak na si Richard. So meron tayo kunting handaan dito sa bahay. Share ko lang po sa inyo. So non-stop pong lutuan po ito. Simula sa pancit hanggang sa spaghetti hanggang sa mga lalutuin natin ng ano pa, adobong chicken o ano pa. So yan, share ko lang po sa inyo. Ito po yung aking tahanan. So yan, abangan niyo po mamaya-maya at magsimula na po sa pagluluto. Yan, pipipira po na mga sangkap na ilalagay natin sa ihawing bangos. Yan. Hiwa-hiwa na po kamatis. So yan ang pansit kanto. Nilulutuin natin mamaya. At yan ang mga spaghetti. Yan ang sauce. So yan, abangan natin mamaya kung... Ano ba magluto na yan? So yan. Ano natin? Hipon, yan na po yung ating lulutuin sa butter and garlic with oyster sauce. Yan, nakababad po kasi galing po sa freezer. Matigas po yan. Yan ang ilalagay natin ng palaman. Yun yung bangot at saka yung yellowfin. Yan po, yung nabili natin kahapon. So yan naman yung ating adobohin, chicken, yan chicken, adobohin, adobo manok, yan lang ating isasunod-sunod lang po yan mamaya sa pagluluto. So yan, abangan nyo mamaya lang, yan, simulan natin magluluto mamaya. Yan, matulog po tayo na maghimay ng mga bawang, ilalagay natin sa adobo, adobong chicken. So magsimula na ba tayo na maghimay ng bawang at balatan po natin sa isa-isa. Yan po yung adobuhin natin. Yan po yung baboy at saka yung chicken. Paghaluin na po natin. Yan ang adobuhin natin. May laang. Yan ang unahin natin pagluto. So yung limpo at saka yung manok, pagsasamahin natin adobuhin. So yan po. So yan na, mag-prepare po tayo ng sangkap na ilalagay natin dyan. So non-stop na lutuan po ito. Simula sa adobo, garlic, shrimp, hanggang sa pansit, spaghetti, at saka ihawin natin na isda. Yan po. Balatan po natin itong bawang. Lahat kasi mayroong bawang ang anuhin natin eh. Lutuin pati sa pansit, may bawang yan. So lahat na ito, bawang na ito. Yan, magsimula po tayo ng mag-get ng sibuyas para sa ating adobong manok. Baboy at manok, pinaghalo natin. Nagawin natin adobo. Masarap yun. Pinaghalong pork and chicken. Yan ang ating adobo ngayon. Yan, nakahalo na kayo ng ano? Sibuyas. Maganda makamay sibuyas. Ah,
Ayan, yung bawang, git-gitin natin. Masarap kumain, pero maghirap magluto, lalo na kung wala lalutuin. Ganun kasimple la ang buhay. Napakamahal na bilihin niya yun, grabe, super. Ayan, ganyan ang bawang. So, isunod po natin ang kalamansi. Salip, suka ang ilagay natin. Kalamansi ang ilagay natin sa ating adubuhin manok at baboy. Pinaghalo po baboy at manok. Yan, naiwan na po natin ang sibuyas at bawang. So, isunod natin yung kalamansi. Kalamansi ang ilagay natin. Salot ay vinegar. So, masarap yun, kalamansi. Yan po, naiwan na po natin. Yan, isunod natin yung kalamansi. Yan ang kalamansi. So, iwan-iwan natin isa-isa. Tanggalan lang natin ito ng juice. Pipigaan lang natin ng juice. Ayan. Sa probinsya itong kalamansi, pinipitas lang sa puno. Ito, napakamahal. 21 balot. Grabe. Dahil alam nyo na, kasi nagtaas na ngayon ang bilihin ng mga Ricardo tulad ng sibuyas, bawang, kalamansi, dahil ang mga tao nagtamad ng magtanim sa probinsya. Kaya ngayon, nagmahal na tayo bilihin. Bigas, lalo nagmahal. Sabayan pa ng gasolina. Ah, sakit talaga. Yan. So, hindi natin ito ubusin. Medyo marami ito. Hanggang kalahati lang. Yan, ipipiga po natin dito. At mamaya, isalayan na lang natin ang buto. Yan. Sarap pag kalamansi. Talagang puro-puro. Masim talaga ito sa adobo. Ayan. Ayan, napigyan na natin. So, ito rin itabi dito. So, isalain na natin yung paglagay mamaya at magsimula na yung magluto. At isunod natin yung siling labuyo. Ito lang eh. Ito lang. Siling na buyo. Adobo natin na spicy ito mamaya. Okay.
So ayan, ang unahin natin sa pagluluto ngayon yung ano, chicken and pork adobo, yung pinaghalo natin manok at saka adobo. Para ating sisimulan. Yung ano natin, yung chicken natin, nakahanda na po, malinis na po yan. So yan ang pork. So yan ang mga ingredients na ilalagay natin. Andyan na yung bawang at saka sibuyas, andyan na yung siling labuyo, at saka nandyan na yung kalamansi. So salayan na natin yung mamaya pag atin ang ibuhos doon sa kawali. So ayan, maglagay din tayo ng toyo at kunting patis. So ayan, meron din tayong pamintang durog. So ayan, mamaya, pag natapos na yung chicken pork adobo, isunod natin to. So lutuin lang ito, napakasimple yung luto lang ito. Garlic and mustard sauce lang po ang pagluluto natin dyan. So yan po yung mga ikalo naman sa ilagagay natin ng inihaw. So wala pa dyan ang ihaw, nandun pa po, nakababad po. So tara, magsimula na tayo magluto. So yan, ang una natin gawin ay maglagay po tayo ng kunting mantika lang sa kawali. Panggisa natin sa Ricardo. Ayan. So gawin natin adobong pork and chicken. So ilagay agad natin yung bawang. Hintayin lang natin mag golden brown yung bawang. Itunod natin yung sibuyas. Pork and chicken adobo po ang ating gagawin ngayon. Dahil birthday nga ni Bunso, so meron tayong kunting kaganapan dito sa bahay. So non-stop po ang pagluluto natin ngayon simula sa adobo. Kasunod nito ay hipon, nulutuin natin. Garlic shrimp with tomato, garlic shrimp with oyster sauce ang lulutuin kasunod nito. So pagkatapos noon ay mag-iho naman tayo ng bangos at saka yellow bean. Ayan, golden brown na po. Isunod po natin sibuyas. Ayan. Haluin natin ng haluin hanggat siya mag golden brown din yung ano, sibuyas. Kailangan kasi luto-luto yung picado bago natin ilagay yung manok. Saka yung baboy. Sunod na natin yung siling labuyo. Ayan, talagang sagat labi ito mamaya sa adobong ito. Ang siling labuyo Medyo luto na po siya. So unahin muna natin yung pork, yung limpo. So kasi mas maunang maluto yung chicken eh. So itong baboy unahin natin sa paglagay. Thank you.
chicken and pork adobo. So ayan, isunod kagad din itong manok. Ayan, ang chicken. So marami-rami ito. Ayan, pinaghalo natin yung manok at baboy. Haluin natin ng haluin para yung ricado niya magsama-sama na lahat. Pangit kasi yung nangyaluin dahil nagtumpok yung ricado. So, halo na po. So maglagay na po tayo ng siyempre maglagay na tayo ng toyo. Siyempre adobo yan, hindi may toyo talaga yan. Maglagay na po tayo ng toyo. So, haluin lang natin haluin. So ayan, maglagay po tayo ng kalamansi, yung pinigyan natin kanina. Ayan ang kalamansi. So ito lang, ano ito, kasi walang salaan dito eh. Kaya masamang po ito. So na yan, ilagay na po natin yung kalamansi. So isunod natin pamintang durog. Pamintang durog. Ayan. So dahil nga adobo yan, maglagay po tayo ng daon ng laurel. Ayan, mga ilang piraso lang. Ayan. Maglagay din po tayo ng Knorr seasoning. Yan. Parang lahat ng manok talaga yan. Ito ang gawin adobo. So yan. So haluin lang na yun ng haluin. Yan ho. Kumukulo na po siya. May adobo na po. So ayan, kumulo na po yung ating adobo. Amoy pa lang, ulam na eh. Thank you.
So mag-add po tayo ng kunting asukal. Kailang balance yung pag ano natin dahil may toyo, di sito may matamis din. Yan. Yan. Maglagay din tayo ng kunting tubig dahil marami-rami po ito at saka unang-una kailangan siyang pakuluan talaga natin sa husto ito dahil matigas pa po yung karne na yan. So mga ilang minuto po natin palambutin ito. Kaya po nagdagdag po tayo ng tubig. So ayan, atin tatakpan. So ayan, nakatikip na po. So abangan natin mga 14 minutes or 15 minutes, ayan eh, mabilis lang po yung maluto kasi hindi magagulangan yung manok na yan at baboy na binili. Mamaya, yung garlic stream with oyster sauce, yan ang hipon, yan isunod natin mamaya sa adobong pork and chicken. So yan pang lulutuin mamaya. Yan yung sangkap sa ating gagawing pansit canton. Andyan na yung mga gulay, carrots, repulyo. At itong squid balls. At na nang pinaghiwa-iwang hotdog. At saka yung atay balmalona ng manok. At saka yung giniling. So yan po ang gagawin natin mamaya dyan sa ating gagawing pansit. So marami pong lulutuin. So yan po, habang naman tayo nag-antay doon sa adobo ng niluluto natin, so atin po itong lagyan ng palaman yung ating ihawin mamaya. Ito ihuhuli natin pagluluto dahil sa hapon pa naman ito. So lagyan lang natin ng palaman para mamarinid. No, para mamarinid siya. At yan yung sangkap natin ilalagay ng palaman dyan sa loob. So yung yellow pen, so lagyan lang natin ito ng Knorr seasoning. Papahira lang po natin para maging malasa. So, ayan po. So, ayan. Maglagay na po tayo ng papalaman dyan. Nandyan na po yung kamatis at saka yung gayat-gayat na sibuyas. At saka yung sealing grain. So, ito naman. Lagyan lang natin itong papahira lang po natin ito ng pampalasa. Bago natin malutin ng palara. So, ayan. So, lagyan din natin sa loob to. Ayan po. Para maging malasa po siya. So, barutin po natin ito sa palara. At yung bangus. Ang bangus, lagyan natin palaman. Ayan. Bago natin balutin. So, mamaya-maya po ito natin ihawin para maging pabang-marinig talaga sa kanyang, cup. So, yan. May palaman na po. So, balutin na natin ito isa-isa. So, nagtaka po kayo, marami niluluto dahil, siyempre, birthday ng bunso ko eh. Kailangan natin magluto na maganda ng konti. Ganun po. Eh, wala namang handaan eh. Kung wala namang celebration, hindi naman tayo magbutungin pa karami. Sa hirap ng bilihin eh. Sa mahalang bilihin. So yan, natin lang balutin.
Kasi maganda kasi binabalot para hindi siya sunog. Kasi kung hindi binabalot yan, kung nasubrang apoy, nakapo, sunog na sunog ang balat. Kulang po tayo. Hindi na ito maibalot yung malaki isda. Kulang po tayo ng palara. So, ito na yung gayaan. Pagbili na lang ang balot. Kulang. Ganun ba yun ah? Oo, kulang. Wala na. So, yan. Ibalot na po. So, nagkulang po tayo ng pambalot. So, yan. Mamayang isa, atin na lang yung pabulot, magpabili lang ng tin pambalot.